What's up mga tol, mga brad? Welcome sa video na to. Ang topic ko ngayon is gawa ng part 2 yung isa kong video na paano gamitin si Angela, tips at tricks sa Mobile Legends. So sa video na ito, i-explain ko fully yung build, emblem, at starting ginawa ko habang naglalaro. At i-explain ko na rin yung tamang pagsanib or paggamit ng ulti ni Angela. Kung kailan ka sasanib, kung kailan ka lalabas para talagang ma-maximize mo yung ulti niya. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Intro. Intro. Pasok. Intro, pasok. Pasok. Medyo late na naman si intro doon ah, pero hayaan na lang natin. Okay, sa larong ito, support offlane ang naging role ko. Gaya nga ng sinasabi ko sa iba kong videos, magandang pang offlane si Angela kasi anytime naman makaka-responding ka sa mga kasapi mo gamit yung ulti niya. Kasi tsaka kahit nasang sulok sila ng mapa. Ngayon, punta tayo sa skill ni Angela. Yung first skill niya, ang ginagawa ng skill na to is ini-slow niya yung kalaban at nai-stack to hanggang 5 times. At kapag na-full stack mo ng first skill yung kalaban nyo, may dagdag na magic damage siya kapag ginamitan mo na ng second skill yung kalaban. Kapag naman sa kakampi mo to ginamit, mahi-heal sila. Second skill ni Angela, mai-stun or mai-immobilize mo yung kalaban kapag ginamit mo yung sa kanila. Tapos may magic damage din siya. At ayun nga, kapag ka meron kang 5 times na stack ng first skill, tapos ginamit mo tong second skill sa kalaban, mas malakas yung ulti kasi nga yung magic damage niya lalong lumalakas. Ngayon punta tayo dun sa ulti ni Angela. Ang ulti ni Angela, basically alam naman natin na yun yung sumasanib. Ngayon, kapag sumanib si Angela sa kasapi, nagbibigay siya ng shield for at least 1 second. Pero kapag nakasanib ka sa kampi mo, first skill at second skill lang ang pwede mong gamitin. Tumatagal yung ulti ni Angela ng 12 seconds na nakasanib sa kakampi mo. Kaya dapat i-maximize mong mabuti yung paggamit. Or gamitin mo ito ng tama para talagang sulit na sulit. Ito yung build ng item na ginawa ko sa laro to. Sa simula, bumili ako ng Pudding Mask. Alam na natin kung para saan yon, kaya hindi ko na siya i-elaborate pa. At ito naman yung pagkasunod-sunod ng mga item na binubuo ko habang naglalaro. Una ko nga ang ginagawa ay binibili ay Wooden Mask. Tapos susunod ko na yung Demon Shoes, followed ng Fleeting Time, Necklace of the Runs, Calamity Reaper, Holy Crystal, at yung panghuli, Immortality. Ang pinaka-importanting mabuo nyo na muna agad is yung Demon Shoes and then yung Fleeting Time. Kapag nagawa nyo na yon, mas lalo kayong magiging effective na Angela user. Kasi pag meron kayo ng dalawang item na yon, talagang masasabi kong buhay ka na as a support na paggamit kay Angela. Okay, punta naman tayo dun sa emblem niya. So, ang gamit ko nga laging emblem kapag support ang ginagamit ko, support characters, is support emblem. So, meron siyang agility para sa movement speed, healing 10%, additional 10% sa healing, tapos focusing mark para sa 6% additional damage na mga kakampi nyo after yung umatak sa mga kalaban. So, mas okay siya na gamitin kay Angela. Kasi yung first skill niya combo dun sa focusing mark, 'di ba? Kapag ka na-hit mo yung kalaban, ngayon pag tinira yun ng kakampi mo, may additional 6% damage. Malaking bagay din 'yon. Lalo na kapag ka full item na kayo. At bago ko makalimutan, yung first skill nga din pala ni Angela kapag ka ginamit mo sa kalaban, aside from 5 stacks tapos additional damage 'yon, nai-slow din yung kalaban. So, kada hit mo sa kalaban ng first skill, ma-i-slow sila. Okay, ngayon, ang una kong discarding ginagawa kapag simula pa lang, sumasama muna ako dun sa core, tsaka sa tank, na kunin yung red. Lalo na pag sa
lower ranks ka ng ML. Ganun yung rotation. So yun muna ginagawa ko. Tapos either pupunta na ako sa mid or tuloy-tuloy akong sasama sa kanila hanggang mag level 4 yung core. Tapos doon na ako hihiwalay sa kanila. Tapos ang nangyari dito, sabi sa akin ni Granger, gusto niyang i-clear ko muna yung minions. Pero sa akin, mas importanteng kunin ko muna yung ano, Little Wanderer or yung Repolyo. Kasi additional heal yun. Mas mabuti nang makuha namin kaysa sa kalaban, di ba? Para safe kami. Tapos like, nang nakikita nyo ngayon, pumupunta ako sa top. Kasi igagank na namin ni Karina yung ano, yung top. Kasama si Esme. Ayan. Ganun lang, kung saan lang ako kailangan na lane, doon lang ako pumupunta. Tapos tamang priorities ko talaga is pag-clear ng minion waves. Tsaka yung pag-signal sa mapa ng mga objectives. Kasi minsan kasi yung mga core or ibang team members mo, hindi nila alam yung ginagawa. Kagaya niyan, tatlo na kami sa top. Tapos sila nandun pa rin sa bot. Hindi na sila umakyat. So dapat aakyat ka para ano, ma-defend natin, ma-defend nyo yung tower. Bago tayo magtuloy-tuloy, punta muna tayo sa spell. Ang usualing ginagamit kong spell kay Angela is Revitalize. Bakit Revitalize? Kasi mas strip ko siya pang sustain sa mga kakampi or sa sarili ko after kong mag-ulti. Kasi yung Revitalize, as we all know naman, eh heal. So mas comfortable akong gamitin yon. Kasi parang mas safe para sa akin na gamitin. Kasi nga, nahihil ka, pati yung mga kakampi mo. Pero pwede ka namang gumamit ng flicker or sprint sa spell. So yung flicker, pang takas. At the same time, yung ano, yung sprint, pang takas din, pang pabilis ng takbo yun. Tapos yung flicker away or flicker in para pagsugod sa kalaban. Pero again, mas recommended ko talaga yung Revitalize as a spell. Kasi once na napapasok kayo sa clash ng mga kasapi mo, tapos biglang natapos na yung ulti mo, so matig lalabas ka na, di ba, sa kakampi mo. So meron ka pang sustain ng heal habang nandun ka pa sa gitna ng clash. So as you can see nga dito sa few seconds ago ng video, from mid to top lane. So ganun lang yung basically yung ginagawa ko kapag si Angela talaga yung gamit ko. Pumupunta ako kung saan may clash after nung ulti. Tapos ngayon, kapag nakita ko yung lane na walang tao or kung saan man lane na walang tao, doon kagad ako pumupunta. Kasi again nga, yung ulti ni Angela, pwede ka namang mag-response agad sa mga kasapi mo. Kasi nga sumasanib ka naman, makakapunta ka sa kanila right away. Okay, sa part naman na to, kaka-respond ko lang, pero tinitingnan ko na yung mga kasapi ko sa turtle side. So iniisip ko kung mag-uulti ako kay Esmeralda, kaya lang medyo alangan niya nung start. So kaya kay Karina na lang ako nag-ulti. So ngayon kapag Angela ka or any support role, dapat aware na aware ka sa mapa para alam mo yung ano, yung mga gagawin mong next. Lalong-lalo na nga dito kay Angela para ma-maximize mong mabuti yung ulti niya. Tapos magamit mo nga ng tama. So after kong mag-ulti kay Karina, ayun, labas ng pagka tapos ng ulti, clear up lanes lang, punta ako sa mid. Tapos ngayon, ayan, nag-signal ako papunta sa bot kasi walang tao doon sa lane. So ganun lang, pagka support gaming ka, tapos Angela, dapat tinitingnan mo lagi yung mapa. Nakikita mo dapat kung anong mga nangyayari. Okay, sa part naman na to, nagtago lang ako sa bush. Tapos inabangan ko lang yung mga kalaban. Tapos ngayon po si Granger at si Franco papunta. Ngayon, bahala kong sanang mag-ulti kay Esmeralda or kay Granger. Kaya lang, tatlo or apat yata yung pumunta doon na kalaban. Kaya inisip ko na lang kay Karina kasi papunta rin naman siya. At tsaka yung ulti ni Karina malakas din. So like nang makikita nyo ngayon, diba, mas nakapatay si Karina kaysa dun sa iba kong kasapi. So ganun lang dapat ang gagawin nyo. Talagang pag-iisipan nyo kung sinong character or sinong player
ang magandang galaw sa map sa mga oras na yon para nga ma-maximize yung ulti ni Angela. Kasi kapag ka, halimbawa, nag-ulti lang ako kay Granger noon, so ang mangyayari noon, maiipit ako sa gitna ng clash. May chance na talagang ako yung ano, mapatay din ako. So baka ma-wipe out pa kami, di ba? So ayun yung mga decision making na dapat na iniisip nyo kapag Angela or support ang gamit nyo. So kagaya nito, magpupunta sana ako dun sa top para ano, i-clear yung waves. Pero may mangyayari namang clash sa mid. So dapat nga lagi kang nakatingin sa map. Tapos kay Karina ako ulit nag-ulti. Kasi alam ko siya yung medyo maganda yung galaw. So makikita nyo naman na kami yung nananalo sa clash. So ganun lang, talagang mataas ang chance kapag aware na aware ka sa mapa kung anong nangyayari at kung kailan mo talaga dapat gamitin. So pagkatapos ulit ng clash, punta ulit ako doon sa top para i-clear yung waves. So habang nagki-clear ako ng wave dito sa top, yung tingin ko nandun sa mapa. Tinitingnan ko yung galaw ng mga kasabi ko, lalo na kay Karina tsaka kay Granger. So para alam ko kung kanino ako mag-uulti kapag ka merong mangyayaring clash. Tapos ayan, nag-signal na ako na punin yung red. Sana puntahan ni Granger tsaka ni Franco. Ganun lang gagawin nyo. Dapat titingnan nyo yung mga nangyayari talaga sa map. Tsaka i-spam nyo yung, ano, yung signal. Para yung mga kasapi nyo, alam na alam nila yung ginagawa nila. Kasi minsan yung may mga core na ano eh, or mga player na nawawala sa objectives. Panay kills lang yung habol. So kagaya nito, spam lang ako ng signal lang ano ng gather para kunin ni Karina yung ibang objectives. Tapos ayan, nag-ulti na ako sa kanya. Tapos gusto ko na siyang umatak ng umatak. So kita niyo naman, talagang nananalo kami sa clash. So ito yung sinasabi ko kung bakit mas recommended ko yung revitalize kay Angela. So once na nabatay yung sinaniban mo, nakakampi, tapos nasa gitna ka pa ng clash, pwede mong pindutin kaagad yung revitalize para meron ka pang heal, tapos may chance kang makatakas. Sa parte naman na to, makikita nyo from bot na base ng kalaban, pumunta naman ako sa top para lang mag-clear ng minions. Tapos hino-hover-hover ko yung camera papunta dun sa mga kasapi ko para makita ko kung ano nangyayari. Like ngayon, may clash na nangyayari. So matik, ano ko kay Granger, mag-uulti ako. Kasi ano na eh, online na siya. So kaya sa kanya ako nag-ulti. Tsaka siya yung pinakamalapit dun sa clash. Sa scene naman na to ngayon, nagtago na lang ako sa bush tapos naghihintay na lang ako ng mangyayaring clash. Hino-hover ko na lang yung camera papunta doon sa mga kasapi ko tsaka doon sa bot side ng kalaban. Kasi sila yung nakikita ko sa map. Tapos ayan na nga, nag-ulti na ako kay Karina. Pero hindi ko alam kung a-attack ba siya or hindi. So sana umatak siya. So ayan, umatak na nga siya. Hinahabol niya si Long. So ganun lang gagawin nyo. Kapag ka meron na kayong item, may fleeting time, demon shoes, tapos necklace of Durance, pwede na kayong ano, magtago lang sa bush tapos maghintay na lang kayo ng ano, ng clash na mangyayari tapos tamang salib na lang kayo dun sa kakampi nyo na maganda yung galawan. Kagaya ng sinasabi ko kanina. At isa pa pala, dapat ini-spam nyo rin yung ano, yung paggamit niyang yan, skills in cooldown or yung ult is not ready or ult is ready para at least alam ng kakampi nyo yung ano, na handa na yung ulti nyo. So makakadiskarte din sila ng tama kasi as a support, inaantay din nila yung ano eh, yung suporta mo kung kailan mo sila pwedeng matulungan. So kapag ini-spam yung skills in cooldown or ult ready, ult not ready, ulti not ready, so at least alam nila kung paano sila didiskarte. At ito importante din, huwag kayong mahihiyang ano, mag-chat sa mga kakampi nyo. Kagaya ng ginagawa ko, sinasabi ko, let's end. Tapos sasabihin ko dyan, Esme, step up. Kasi si Esme, medyo hindi nga okay yung galawan niya nung mga bandang una. Like, kita nyo naman, 2 pa lang yung ano niya, kills niya. Eh, 14 minutes na yung game. So, in a nice manner, sinabi ko sa kanya na mag-step up siya.
para manalo na kami kasi habang tumatagal baka ma, ano eh, mabaligtad pa yung laban eh. Baka matalo pa kami o kagaya nito nakuha pa yung Lord, di ba? So may chance na matalo talaga kami. Kaya kailangan i-chat nyo rin yung mga kasabi nyo. Pero ng magandang pag-chat, huwag yung ano itatrash talk nyo. Kasi baka mamaya i-throw niya yung laban eh. Eh di lalo na kayo nadali, lalo na kayo natalo. So after kung sabihan si Esme dito na mag-step up, makikita nyo gaganda yung galaw niya dito eh. Talagang nag-step up siya. So ganun lang. Tamang chat lang na maganda, hindi toxic. Para yung mga kasabi nyo ay ano, hindi mag-throw ng laro. So kita nyo naman, tamang maniac na si, ano, si Granger. So after nung clash, kapag Angela ka, spam ka niya, lagi clear up lanes. Lagi mong i-remind yung mga kasapi mo na mag-clear ng lanes. So, ayan. Punta lang ako sa mid. Tulungan ko si Granger para mag-clear ng, ano, ng waves sa mid lane. At saka kapag Angela ka, dapat yung questuhan mo sa mga kakampi mo at sa pagitan ng kalaban, dapat na doon ka lang sa bandang likuran ng mga kakampi mo. Huwag kang papagitna or gigitna sa kakampi at sa kalaban mo kasi may chance na ikaw yung unang mag-gangke. So makikita niyo naman kung paano ako sumunod kay Esmeralda tsaka dito sa mga kakampi ko tsaka kung nasan yung distansya ko. So tumitingin lang ako sa minimap, titingnan ko kung sino pwedeng ultihan, like kagaya niya si Franco, inultihan ko kasi siya yung ano eh nababatuhan ng skill. So tamang ganun lang. So kapag ka nakadistansya ka sa mga kakampi mo, nandun ka sa likod ng mga kakampi mo, ang mangyayari nun, pwede mo silang i-heal lang i-heal. Oh. Kagaya nito, ang ginagawa kong objective is i-heal sila. Kahit maliit lang yung amount ng heal, pero nakakatulong pa rin yun makapag-regen ng HP. So yun na nga, kapag Angel ang gamit mo, kailangan mo lang i-maximize yung ulti niya at talagang mananalo ka sa laban. So sa una, kailangan mong magkaroon ng fitting time, Demon Shoes at Necklace of the Rance. Tapos kapag mid game na, dapat magkaroon ka ng ano, map awareness. Yun yung pinaka-importante. Tapos i-guide mo yung mga kakampi mo sa mga objectives. So talagang mananalo kayo sa bawat laban. At pinaka-importante, pumunta ka sa mga lanes na walang tao or wala yung mga kakampi mo para ma-sustain mo yung pondo ng, ano, ng minion waves nyo. So hanggang dito na lang mga tol, mga brad. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. At sa description box below, nandun yung link ng Facebook page ko. Paki-follow and like yon. Tapos sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe, please i-hit mo na yung subscribe button. Idamay mo na yung bell button para updated ka sa mga upcoming videos ko. At sa 521 subscribers ko, shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat. Talagang ano, ang saya at dumadami tayo. So again, kita-kits na lang tayo ulit sa susunod kong video mga tol, mga brad. Maraming thank you ulit.